Sige, so simulan na natin, ano? Ang unang magpapahayag ng kanyang rebuttal, eh, bigay natin kay Brother Ismael Bahinteng para sa kanyang 10 minutes. Okay? Time starts now! Hello! Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nakatingin po sa kanilang internet connection. Teka muna, Benteng. Dito, 9 hours mo din eh. Teka muna ha. Kaya pala nagkamali. 9 hours pala to. Palitan ko muna ng... Oh. Ito. Dito pala yung 10 minutes. Okay. Ready? Go. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nakatingin sa kanilang internet connection. Sa gabing ito, patuloy tayo na mag-susuri tungkol sa tema na sinabi ko na pagano ang celebration ng Christmas, o ang Christmas ay isang paganong celebration. A matter of review, sandali lang, buong Biblia o Old and New Testament, walang isang bersikulo na nagtuturo na isi-celebrate ang bawat taon sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Wala. Sa New Testament, never, you can never encounter that the Savior himself taught his apostles to celebrate his birthdays or birthday. Yung mga angels na nasig-awit nung isinilang ang ating tagapagligtas, hindi naman yun celebration of birthday, sapagkat ang celebration is commemoration, is after the birth. For the next year, the next year, the next year, you can never encounter the entire New Testament. Now, in the Bible, we are properly instructed in Matthew chapter 6 verse 7. Sabi naman ni Yeshua, ating tagapagligtas, na do not imitate the pagan. No? Do not imitate the pagan. Even in Ephesians chapter 4 verse 17, do not live in a pagan way of life. So referring to pagan, meaning to say, people who are not true believers of the true church or assembly. Now, there are many reasons, as I already talked about this issue last Monday night. The first reason why Christmas was a pagan celebration is that, first, it was not taught by the Heavenly Father, the Savior, and the Apostles. And to follow up that in, or by using Encyclopedia, the Catholic Encyclopedia, Volume 3, Article Christmas, page 724, paragraph 2, copyright 1986, Christmas was not among the earliest festival of the church. So in other words, hindi naman. Ito di ay celebration ng mga true believers in the first century. Sila po ang nagtuturo ng ano ang totoong turo, ano ang totoong paniwala, ano ang totoong celebration na dapat i-observe. Pero base sa nakita natin sa New Testament, hindi naman itinuturo. Yung pangalawa, sinabi ko na pagano, sapagkat ang Christmas ay isang birthday celebration. Then binasa ko ang maraming encyclopedia. Halimbawa, New Standard Encyclopedia Volume 4, Article Christmas, page 318, paragraph 10, 1996 edition. Ang sabi dito, early Christians did not commemorate the birth of Jesus because the celebration of the birthdays was of pagan origin. Another encyclopedia, Merit Student Encyclopedia, Volume 4, Article Christmas, page 477, paragraph 6, 1992 edition. It says here,
birthday celebration were a pagan custom, and early Christian theologians were strongly opposed to them. So, maraming encyclopedyang binasa ko yung nakalipas na gabi. Pero as a review, dalawa lang ang babasahin ko. Pero narinig natin na ang pag-celebrate ay isang pagan idea. So, ayon sa batay sa binasa ko, ayaw nilang mag-celebrate. Sino yata ang i-celebrate nila? Siyempre, ang tagapagligtas, si Yeshua. Pero ayaw, sapagkat ang birthday ay pagan origin. Meron silang rason. So, that's why we cannot be able to read or encounter any even single verse in the New Testament that the apostles taught about celebrating the birthday of the Savior. Never even once. Now, we're gonna to number three. Number three reason about the pagan celebration of Christmas. The number three is that the Christmas celebration is a pagan celebration because it is the celebration of December 25 was a celebration of Sol Invictus, the sun god of the Romans. I'm going to read for a few references because I already read last night. But now, I'm going to read you. It says here. Encyclopedia International Volume 4, Article Christmas, page 414, paragraph 1, 1967 edition. It says, the actual date of Jesus' birth is unknown. Hindi nalaman according to the encyclopedia. Another encyclopedia, Compton Encyclopedia, Volume 5, Article Christmas, page 332, paragraph 9, 1960 edition. It says, the exact date of Christ's birth is not known. Another World Book Encyclopedia, Volume 3, Article Christmas, page 408, paragraph 1, 1967 edition. It says, no one knows exactly when Jesus was born. Another, again, World Book Encyclopedia, Volume 3, Article Christmas, page 416, paragraph 3, 1967 edition. It says, scholars do not know the exact date of Christ's birth. And then number five is the Universal World Reference Encyclopedia, Volume 4, Article Christmas, page 1279, paragraph 1, 1959 edition. It says, historians have been unable to determine the exact month or day of the nativity, and there is no evidence to show that the day was observed either in the apostolic or post-apostolic church. So, mga kapatid, marami pang encyclopedia, hindi ko na lang babasahin. Ito kung maubos ang oras ko. Now, kasunod na po nito, itong December 25 ay nag-celebrate ang mga villages noon. Iba't ibang pizza. Ganito ang ating magbabasa. Wait lang po, wait lang po. Brother John, wait lang po. Ano, brother? Article Christmas, page 315, paragraph 1986 edition, Christmas. The earliest observance seems to date 200 AD in Egypt. Sa Egypt yata nagsimula. At inadmit naman ng Catholic Encyclopedia. In Catholic Encyclopedia, Volume 3, Article Christmas, page 724, paragraph 2, copyright 1908. It says, Christmas, the first evidence of the feast is from Egypt. Not in Rome, but in Egypt. Pero, 1 minute. Ilang minuto? 1 minute na lang. 1 minute? Mm-mm. Yan o. Rajando. Rajando. Grounded. Paingay ang grounded ka, Rajando. The Catholic Encyclopedia, Volume 3, Article Christmas, page 724, paragraph 2. Copyright 1986. Clement of Alexandria, circa 200, says that certain Egyptian theologians overcuriously assigned not the year alone but the day of Christ's birth, placing it May 20. Others reach April 19 or April 20. Others 28 March. And others January 6 or 10. Hindi nagkapareho ang pag-celebrate. At dito naman sa Britannica, merong May 20,
April 19 and 20 at dito si Clement of Alexandria November 17 3 BC nandito sa Encyclopedia Britannica volume 5 article Christmas page 642 November 17 kang ano kang Clement of Alexandria. So kay Polycarp nandito naman kay Polycarp Sunday March 28 and December 25 Mitraic feast according to the Britannica. Mitra, alam natin si Mitra ay isang sun god ng Iranian and then pumasok ito sa Greece around 3rd century at pumasok ito sa Rome around 1st century or before 1st century AD. Mitraic worship, December 25, ang kapanganakan ni Mitra, similar to Sol, sun god of Rome, Sol Invictus, the feast called as Dies Natalis Solis Invicti. Now mga kapatid, dito sa Time, Brad Bahinting. Ubus na ang time. Okay. Ayan na. Parang 5 minutes ra. Ha? Ten lang, Brad Bahinting, kasi banatan doon sa tanungan eh. Okay, mamaya naman, mamaya-maya konti, si Brad Wendell naman ang bigay ng 10 minutes. Or ngayon ko muna siya bibigyan ng 10 minutes. Para mamaya banatan ng tanungan. Brother Wendell, anong gusto mo? Ngayon ka mag 10 minutes o mamaya na? Ngayon ako magtanong. Okay, so lagyan. Ano siguro magtanong? Okay, no? So, Brother Wendell, start sa iyong 10 minutes. Sandali, Rajendo, tanong ako. Tanong muna. Tinanong kita kanina. Anong gusto mo? Tanong muna o pahayag ka ng 10 minutes? Oo, sabi ko. Magtanong ako. Okay, so bago tayo magpunta sa tanungan portion, i-review natin yung ano ha? Yung ating... I-review natin yung ating talakayan role para naman alam ni Brother Bahinte kung ano yung role natin sa talakayan, no? Kasi itong nakaraan, di ko ito na-play yung ating talakayan role. So ngayon, i-play ko na lang para alam ni Bahinting yung ating mga rules sa gabi ng ating talakayan, ano? Eto. Mga kapuntos, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ulit tayo sa ating programang pinaka-aabangan lalo na tuwing Lunes ng gabi at Martes ng gabi, ang programang Monday Night Talakayan at Tuesday Night Talakayan. Pero ganun pa man, narito po ang mga patakaran na kailangan nating pagtuunan ng pansin sa programang ito upang maging maganda at maayos ang ating programa. Una, dapat open kamang bisita, maliban na lang kung mapatunayan na mahina talaga ang signal niya. Dahil napakaganda kapag naka-open cam, at least makikita natin ang sincerity ng ating bisita. Pangalawa, magsasuggest ng topic ang bisita kung ano ang gustong talakayin. Ang role na ito po ay doon lamang sa biglaang pumasok na gustong makipagtalakayan. Maliban na lang kung meron ng napiling paksa ang punto por punto para italakay sa kanya. Bakit? Kasi meron pong ibang bisita na kahit natalakay na yung ibang topic, muling tatalakayan kasi gusto lang niyang matalakay. Bagamat ang punto por punto ay gusto yung panibagong topic at hindi pa ulit-ulit, kaya magsasuggest din ng topic ang punto por punto. At kung may napili ang punto por punto na magandang topic, yon ang tatalakayin. Pangatlo, kapag tinanggap ng punto por punto ang topic, ibig sabihin hindi tatalon sa ibang topic hanggat hindi nare-resolba ang isyo. Kumbaga, bawal lang patalon-talon. Halimbawa, ang topic ay tungkol sa iglesia, biglang tumalon sa Sabat, yan ay bawal. Kung ang topic ay tungkol sa iglesia tapos biglang tatalon naman sa rebulto, yan ay bawal. Kung ano ang topic na pinag-usapan una, kailangan munang tapusin bago tumalon sa ibang issue. Pang-apat,
Ang bisita ay malayang magtanong ng kahit anong gusto niyang itanong. At sasagot naman ang punto por punto batay sa Biblia at mga referensya. Wala pong karapatan ang bisita na kontrolin ang programa, gaya halimbawa na kailangan ng isasagot ay dapat sa Biblia lamang galing. Dahil unang-una, ito ay programa ng punto por punto, kumbaga, dito napakahalaga ang tapatan sa katotohanan at hindi itatago sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng kung ano ang gusto mang lang basahin ng ating bisita. Panglima, kung sakaling may pagtutol ang bisita sa naisagot sa kanya ng punto por punto, ay malaya siyang sabihin ito sa programa. Pang-anim, at kung sakali man na merong ang pagtutol ang ating bisita, ay siya naman ang iko-cross-examine ng punto por punto for the clarification sa kanyang pagtutol at oblige siyang sumagot sa mga katanungang ibabato sa kanya. Hindi pwede na sasabihin niyang hindi siya sasagot dahil siya ay tumutol. Tandaan natin palagi na ang programang ito is for educational purpose. Laging tandaan na ang programa ay hindi lamang nakatuon sa bisita at sa mga host, kundi ito ay nakatuon upang sa mga manunood ay meron silang matutunan. Kaya, pang-pito, hindi dapat magsasabay-sabay sa pagsasalita para hindi magulo pakinggan. Pang-walo, walang magmumura. Pang-siyam, honesty is the best policy. Bakit ito isinali sa mga patakaran? Dahil merong iba na hindi honest. Marami ng beses nagkipagtala kaya ng punto por punto at maraming beses na rin napatunayan na meron talagang ka-sharing na hindi talaga diretso kung sumagot. Kumbaga, paliko-liko effect. Hindi yan pwede. Kailangan, honesty is the best policy. Total, pagliliko-liko, mahahalata naman ng mga nanonood kung sino talaga ang nasasabi ng totoo. At pang-sampo, kung sadya talagang magulo ang kausap, ay papatawan ng mute bilang parusa sa ugaling di maganda. Kaya mga kapuntos, narito na po ang ating programa. At naway, sumunod tayo sa patakarang nakalaan sa programang ito. Maraming salamat po. Yun ang talakayan rule. Kasi baka nabaguhan si Brother Bahinting sa rule natin kahapon na tungkol sa tanungan. Okay, so simulan na natin, Brother Wendell, ang tatanong mo. Okay. At mababaliktad lang to kung sakaling tututol si Brother Bahinting, si Brother Wendell sa isasagot ni Brother Bahinting. Okay, Brother Wendell, go ahead. Okay, so unang tanong, dahil binuksan mo sa pahayag mo na ang Christmas ay pagan celebration. Unang tanong, saan mabasa na referensya na ang mga pagano ay nagtiwang ng Christmas? Ang mga Christian, dito sa binasa ko, pag sinabi ko na ang Christmas ay pagan celebration, ang ibig kong sabihin na sila po'y nag-imitate sa pagan. Pagkatapos, sineselebrate nila, sinasabi ko na pagan celebration. Yun ang ibig kong sabihin. So, ito sa isang encyclopedia, babasahin ko. Sabi ng Colors Encyclopedia Volume 6 Article Christmas, it says here, in Northern Europe too, the Teutonic tribe celebrated the winter solstice and had developed many customs and traditions that became part of the feast of Christmas when they were converted to Christianity. Thus, during the Middle Ages, the festival became the most popular one of the year, celebrated in the church and in the home with a blend of pagan usages. And dito naman sa
Encyclopedia Americana, International Edition, Volume 6, Article Christmas, page 666, paragraph 4, 1994 edition. Sabi dito, early Christian or many early Christian decried the gaiety and the festive spirit introduced into Christmas celebration as a pagan survival. So, ang sinasabi ko na ang Christmas ay pagan celebration. Yung celebration, hindi ang pagan ang ibig kong sabihin na nag-celebrate ng Christmas. Hindi ang pagan na nag-celebrate ng Christmas, kundi ang Christian nag-celebrate galing at imitated from pagan. So parang iba ang tanong, hindi niyo nakuha ang ibig sabihin ng na-present ko. Napakalinaw ang pahayag mo kanina na ang Christmas ay isang paganong selebrasyon. Pero sagot mo ngayon, ginaya lang ng mga Kristiyano kaya nagiging pagano na selebrasyon ang Christmas. Tanong, sino na Kristiyano na gumaya na ang Sol Invictus ay sinamba at ipinagdiwang sa Christmas? Sa mga reference ang ginamit ko, dito, hindi minensyon ang kanilang pangalan, pero gaya sa sinabi ko sa nakalipas na gabi, na early Christian theologians strongly opposed to the celebration of birthday because birthday is a pagan celebration. Meaning to say that there were many, and the encyclopedia did not mention even once the name. But it can easily be understood that there were many who celebrated like birthday, in which Christian theologian, which I read last night, strongly opposed to them. And again, also the church fathers offered sarcastic comment of celebrating birthdays, meaning to say, they saw that there were many believers, probably because we cannot see even the name, but it is very understood that the church fathers saw many people who celebrated, claiming as Christian, celebrating the birthday, but being parang ang sabi natin, parang being tinuturuan ng leksyon sila na ayaw sapagkat yun ay pagan celebration. Follow up na tanong. Sa ikalawang bisis, ulitin ko, napakalinaw ang tanong ko. Sabi mo kanina na ang December 25 was a pagan celebration at ang celebration ng mga pagano ay ang Sol Invictus. Ang sagot mo ngayon, may mga Kristiyanong nagdiwang ng birthday. Hindi ko tinanong kung meron bang nagdiwang ng birthday. Ang aking tanong, ituro mo ba sa history na may mga Kristiyanos na gumaya na ipinagdiwang ang Sol Invictus? Brother Benteng? Objection, Mr. Moderator. Kunti lang. Sapagkat hindi naman na sa aking presentation, hindi naman ang Christian ay direktang Sol Invictus ang kanilang celebration. What I said, it was Christianized. What I mean to say, the date December 25, taken from Sol Invictus, changed into Christ's birthday. Say, for example, there was a lighting, then turned into Christian. Christ is the light of the world. But actually, the concept taken from pagan. So, siguro hindi na uunawaan ni Brad Wendell na hindi ko sinabi na ang Christian ay nagsiselebrate ng Sol Invictus. What I mean to say, what I read many times, that they, the Christian, okay, continued. So, they celebrated, I'm going to read it. It says here, when this became a Christian festival, the custom continued. So the same custom, but
with a Christian meaning. So, on that very particular issue, I'm going to read some very important facts that can be a lesson for us. What I read, sabi ko dito, sabi ko kay kanina, nasa Encyclopedia Americana or Encyclopedia Americana International Edition, many early Christians decry the deity and festive spirit introduced into Christmas celebration as a pagan survival. So in other words, yung celebration, yung naging pagan survival. So ang tanong mo, parang hindi pumasok sa issue na napresentar ko. Napakalinaw po ang tanong ko, pasok na pasok, ngunit gustong tataka si Bro Bainting. Sabi niya kanina, for clarification, Bro Jando, ang Christmas ay pagan celebration. Ang mga yes. Pagano ay nagdiwang ng Sol Invictus. Bakit nagiging pagan celebration? Dahil ang mga Kristiyano ay gumaya sa mga pagano. Kaya, nag-follow-up lang ako, Bro Jando. Meron bang Kristiyano-Katoliko na gumaya na ang Sol Invictus ay ipinagdiwang sa December 25? Yun lang, napakalinaw. Yun, Brother Bainting. Tinatanong niya kasi, Brother Bainting, na meron ka bang may pakitang ebidensya na ang Kristiyano ay nanggagaya sa celebration ng Sol Invictus. Kumbaga, magpakita ka ng ebidensya kung ano ang ginagawa sa Sol Invictus na ginagaya ng mga Kristiyano. Ganun ba, Brother Wendell? Yun ba ang ibig mo sabihin? Yes. Oh, yun. Magpakita ka, Brother Bainting, ng ebidensya mo na kung ano yung celebration ginagawa, yung mga celebration ha, na ginagawa sa Sol Invictus, ay siya rin naman ginagawa ng mga Kristiyanos. Para sabihin, talagang nanggaya. Talagang nanggaya, no? Yon. Brother Bainting? Okay. Babasahin ko ulit. Babasahin ko ulit. Ang Encyclopedia International Volume 4, Article Christmas. Page 414, paragraph 2, 1967 edition. It says here, December 25 was already a major festival in the pagan Roman world. The dies natalis invicti or birthday of the unconquered sun. Pagan celebration on December 25, listen carefully. Pagan celebration on December 25 had included feasting, dancing, lighting bonfires, decorating homes with greens, and giving gifts. So when this became a Christian festival, the custom continued, but with a Christian meaning imparted to them. Ito, ang sagot ng isang encyclopedia na ang mga Brother Bainting, Brother Bainting, ang sinasagot mo kasi yung mga yung mga gawi. Yung ibig sabihin ni Brother Wendell, yung paniniwala na nagse-celebrate, yung paniniwala ng mga nagse-celebrate ng Sol Invictus, kinopya ng Kristiyano, yun ang ebidensya ang hinihingi niya at hindi yung mga ginagawa. Kasi ikaw na mismo nagsabi kahapon, yung kahit pagano magbigay ng gifts, hindi galing sa pagan way, di ba? Yung tuko sa mago, yon. Yung sinagot mo kahapon. Kaya ang hinahanap kayo ni Brother Wendell, hindi yung mga yung gawi na na ginagawa. Ang tanong niya ngayon, yung paniniwala ng mga nagse-celebrate ng Sol Invictus, yon ang kanilang kinopya. Yon ang tanong ni Brother Wendell. Tama ba ako, Brother Wendell? Yes, napakalinaw po. At yung ginamit niya na referensya, hindi po tumutukoy sa sagot sa aking tanong dahil hindi ko tinanong kung meron bang nagbigayan ng regalo, yun. Meron bang nagsayawan. Yung sabi niya na ang December 25, kapistahan ng Sol Invictus at ang mga Kristiyano ay gumagaya. Gumagaya. So, alimbawa, ganito, parang ganito lang, Brother Bainting, para maunawaan mo, ano? Yung Chinese New Year, yan ay celebration ng mga Chinese. Ngayon, ginagaya ng ibang Pilipino. Mga Pilipino nanggagaya, nag-greeting din ng Konghe Pachoy.
nagsusuot ng mga Chinese damit. Kung Halloween naman, minsan ginagaya ng mga Pilipino, may nagsusuot din ng mga multo, tapos celebrate sila Happy Halloween. Yun ba? Kung ano paniniwala ng Natura Festival, kinagaya. Ginagaya, hindi ibang meaning, ginagaya. Ang hinahanap ko ni Brother Wendell, yung talagang nanggagaya at hindi iniiba ang meaning. Yun ang tanong ni Brother Wendell, yun ang pakisagot mo. Saan ka nakabasa ng isang Kristiyano gaya ng Halloween, ng Chinese New Year na ginagaya yung Sol Invictus? Yun ang hinahanap ni Brother Wendell. Pakisagot, Brother Benteng. Ang sagot ko, pag ating susuriin ang Encyclopedia International ay isang sagot naman sa kanyang tanong. Bakit? Bakit? Ang wording dito ay sinabi, so when this became, ang this, ang sabi ko, ang this ay yung ginawa ng Sol in December 25, Sol Invictus celebration. Yung this, let me finish to make it clear. I'll repeat. Ang salitang this dito, pag alamin natin, isang demonstrative pronoun referring to the Sol Invictus celebration, December 25. Then it is listed as the pagan practices like lighting fires, no? Or lighting or decorating homes with green and giving gifts. Example, the Catholic Church or Christianity today, they are practicing giving gifts or exchanging gifts, and that idea, so far as what the encyclopedia said, became a Christian festival. So in other words, wala na tang ibang masabi, ginaya nila. Kahit sa ngayon ang mga tao hindi na nila alam na nanggaling sa Sol Invictus celebration. Pero Bahinting, for the clarification lang sa nanonood, ibig mo ba sabihin na kapag ang tao nag-bonfire, nag-dancing, nag-festival, at nabibigay ng regalo, ibig sabihin ba, pag ginagawa yan ng tao, ay Sol Invictus na kaagad declaration mo kasi sa practice ka na katoon eh. Ibig mo ba sabihin, halimbawa ako, binigyan ko ng regalo, yung mago, nagbigay ng regalo sa pinanganak na Kristo, ibig sabihin ba, Sol Invictus na yon kasi nagbigay siya ng regalo. Doon ka nakatoon sa practice eh. Ang tanong ni Brother Wendell, doon sa paniniwala ng sa Sol Invictus. Brother Wendell? Ulitin ko lang ha, napakalinaw naman. Siya mismo ang nag-akusa na ang Disyembre 25 ay selebrasyon ng mga pagano. Dahil ang mga Kristiyano ay gumagaya sa naturang selebrasyon. Siya mismo ang nagsabi na sa naturang December 25, ang sinasamba ng mga pagano ay Sol Invictus. Kaya nagtanong ako rito, kung ginagaya ng mga Kristiyano, kailan sinamba at saan mabasa ang Sol Invictus bilang Diyos-Diyosan? Yan, parang ibang tanong na naman yan. Brad Wendell, pag titingnan natin ang wording, and but with a Christian meaning, ito naman ang ginamit ko. Dapat dito tayo nakapokus. Sabi ng encyclopedia, let me finish. Brother Bahinting, teka muna, mamagitan muna ako, ano? Eh, kasi yung ginagamit mo kasi is, ano, yung practices, hindi yun ang tanong ni Brother Wendell yung practices eh. Kaya nga kanina, example ko kanina, yung Halloween at saka Chinese New Year. Pag ang Chinese New Year, yun ay selebrasyong pagano na kinokopya, ginagaya ng ibang mga Pilipino, nagsusuot din ng damit, nagkukonghe pat choy din, tsaka yung Halloween o nag-happy Halloween din, ginagaya talaga. Yung panggagaya ng ginagawa ng ibang Pilipino sa Halloween tsaka Chinese New Year, yun ang sintidong hinahanap ni Brother Wendell sa'yo sa Sol Invictus. Kaya mabigay ka ng ebidensya na merong mga Kristiyano na talagang ginagaya ang Sol Invictus. Yun ang hinahanap niya. Hindi yung practices. Brother Benteng? Hindi. Yung example mo, yung kasuotan, practices naman yun. Yung example mo.
So ibig sabihin mo pala, kapag nagbigay na ng regalo sa isa kapwa-tao, Sol Invictus ka agad, ganon? Iba ang iyong tanong ba? Parang hindi nyo nakuha ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, ayon po ba kayo sa encyclopedia, makinig masyado ha, ang ibig kong sabihin na ang practices at saka ang petsa na 25 turn into referring to Christ according to this book. Then exchanging the practice turn into Christian, bringing the message that Christ as the gift of the world, something like that. So, ang question nyo parang hindi pumasok sa issue sa encyclopedia na ginamit ko. Dito... Brother Benting, mamagitan na naman uli ako. Yung tanong po, hindi lumabas sa issue ng ginamitong ebidensya. Kasi sabi mo kasi kanina, ginagaya ng mga Kristiyano. Ginagaya. Kaya doon nakakopy kayo sa Brother Wendell. At by the way, dahil sa tinatawag na ako dito, Brother Kenneth Bustamante? Brother Kenneth? Yes, bro. Oh. Go ahead. Please take over, Brother Kenneth. Sige. So pagpatuloy natin yung talakayan, no? Habang meron pang inaasikaso si Brother Jando. So bigay natin sa katanungan pa ni Brother Wendell. Kasi sabi ni Brother Wendell kanina, papalitan niya lang yung tanong kasi hindi niya nagustuhan at hindi niya natanggap yung sagot ng ating kapatid. Brother Wendell. Okay, maraming salamat. Ito ang follow-up question. Ginagamit mo kanina ang Merit Student Encyclopedia. Tanong, nabasa mo ba sa pahina 477 ang sabi, December 25 was the true date of the Nativity? Nabasa mo ba ito? Hindi. Nabasa. Paniwalaan mo ba yan? Nagsagot ko. Okay, let me finish my answer. Ay, naghihingi ka naman ng sagot. So sumagot ako, nabasa. Ang mga books ngayon, siyempre, naging manner na kanila ang pag-celebrate ng December 25 at talagang ito'y maisusulat sa mga books. Pero kapag ang tatalakayin natin ay tungkol sa mga bagay na nakuha nila galing sa Sol Invictus celebration, yun ang sinasabi ko. Kaya nga, dito, klarong-klaro naman sa Student Merit Encyclopedia na yun sa baba, sinasabi. Yung sa ibabaw ang sinasabi mo, yes, nabasa ko, pero dito sa baba, sinasabi naman na Student Merit Encyclopedia, Volume 4, Article Christmas, page 478, paragraph 2, 1972 edition, ito po, December 25 was an important holiday long before the rise of Christianity. The Romans knew it as Natalis Solis Invicti, the day of the birth of the unconquered son. Ito. Badwin, nabasa niyo, Badwin. Ang tanong ko ay malinaw dahil nabasa mo. Nang nabasa mo ang pahina 477 ng Student Merit Encyclopedia, December 25 was the true date of the Nativity. Paniniwalaan mo ba yung nabasa mo? Sige, babasahin natin sa bago ko sumagot, basahin ko sa Sige lang, Brad Bahinteng. Ang tanong niya, binasa mo na kanina. Sabi mo kanina is nabasa mo. 477, oh. Ngayon, ang tanong niya, hindi siya nag-utos na basahin mo. Ang tanong niya, paniwalaan mo ba yon? Napakasimple, Brother Bahinteng. Go ahead, siyang sagot. Tayin po natin, Brad Ben. Antayin natin yung sagot ng ating kapatid. Hinanap ko ang Student Merit Encyclopedia. Sabi niya, nabasa niya. Hinanap pa daw. Ayan. Ang gusto kong sabihin na talagang i-open yun ang box o ang encyclopedia.
Kaya nga, hinahanap kong... Ito na, ito na. Anong page? Sige. Ito, page 477. Anong page? 477. 477. Sige. 477. Anong paragraph? Nako, parang mamaya ipakita ko yan sa deliberation ko dahil parang ako na yung tinanong nito. Okay. Tama yun. Sabi mo kasi kanina, Barba Henteng, nabasa mo. Ay, ngayon naman, hindi mo pala na buklat. Iba na yun. Hindi naman. Nabasa ka na hindi na buklat. Ngayon. Mamaya, ipakita ko. Palitan. Oh, sige, sige. Oh, dahil ahead. Ipakita ko mamaya. Okay. Sabi mo na ginaya ng Kristiyano ang pagdiriwang ng mga pagano sa Disyembre 25, kaya ang pagdiriwang ng Disyembre 25 ay paganismo. Tanong, dahil po ba ang mga pagano ay sumamba ng Sol Invictus? Kung ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo may paganong sumamba, ibig ko bang sabihin na hawaan na ng paganismo? Totoo naman. Totoo naman. Bakit? Totoo. Ito. Ang sagot ko ay magmula sa binasa ko kanina ng isang encyclopedia na sabi ko dito sa Encyclopedia Americana, hindi ito sa akin, Encyclopedia Americana International Edition, Volume 6, Article Christmas. Sabi dito, Mene Eli Christian Decry Degaiti. So, ano yung decried sa Tagalog? Yung sa Bisaya, nag-agulo, nagmulo. Degaiti, yung kalipayan sa Bisaya, yung happiness. And festive spirit introduced into Christmas celebration as a pagan survival contaminated. Okay. Bakit? Sinasabi, bakit ginamitan ng salitang pagan survival? Meaning to say, the believers on that time understood that those who are practicing the same practice as imitated from Sol Invictus considered as pagan survival. Another reason. Yung sinabi ko sa Lunes na gabi, sabi doon sa sinabi ko, binasa ko ng encyclopedia nga, early Christian did not celebrate the birth of Jesus Christ because birthday celebration is of pagan origin. Meaning to say, kapag magse-celebrate sila, ayaw ng mga theologian, ikasi pagan. It means na makontaminated sila, kahit galing yun sa pagan. Talagang okay. Totoo naman. Okay, so now, follow up na pangutan. Tanong, nabasa mo ba sa history na yung Sol Invictus ay nanggaling sa imperyo ng Persia at tinanggap at idiniklara sa Roma na Sol Invictus? Nabasa mo ba yun? Hindi naman siguro pumasok sa isyo eh kasi lumabas ka sa Persia. Brad, so, kung ano lang, Brother Painting. Nakasulat doon. Brad, eh, ito kategorical. Po. Brad, ano man Brad, nakasulat Brad, doon. Hindi teka na... Lang, kategorical yung ano kasi, Brother Painting. Kategorical Sol Invictus. Yung, oo. Sol Invictus. At ikaw yung nagsabi kanina ng Sol Invictus. So, yung tanong niya, andun pa rin sa topic ko natin. Kaya huwag kang mag-comment na wala sa topic. Pag hindi mo kayang sagutin, okay lang. Ay, palitan ko. Palitan ko na lang. Okay. Dahil sinabi mo kanina na pag may mga paganong sumamba sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo na contaminated na ang naturang kaarawan. Sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 11, yung tatlong paganong pantas sumamba mismo sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sangayon kang contaminated na yon.
Objection, Mr. Moderator, eh, kasi yung nasa Matthew chapter 2, walang history of the pagan practice prior. Itong tinutukoy natin, itong tinalakay natin, mayroong history. Ano yung objection mo? So dapat, ano yung objection mo? Dapat, ano, nag-object lang ko. Parang kasi nasumagot ka na. Magsagot na para sa akin ay hindi naman pumasok. Ikas in Matthew 2:11, walang history of pagan practice as debated by so many books. But to this issue, maybe encyclopedia. So do not use the text which is not involved any debate with regard to pagan practice. Clarification muna tayo kay Brother Wendell. Pakinggan natin ang kanyang clarification. Tungkol yan sa Sol Invictus. Ikalawa, sabi niya, pag may mga pagano na sumamba sa kaarawan ng ating Panginoong Kristo, contaminated na ang kaarawan. Kaya nga, ginamit ko ang Mateo 2:11. Dahil sabi niya, walang history. Nasa kamay ko ang history na nagsasabi na yung tatlong pantas na mga pagano galing sa Persia at sa Persia ay sumamba na sila ng Sol Invictus. At ang Sol Invictus ay tinanggap naman sa Roma. Kaya nga sa preliminary, ayaw niyang sagutin, pinalitan na lang. So ngayon, tanong. Sang-ayon ka ba nabasa ko na itong tatlong pantas galing sa Persia at sa Persia sumamba sila ng Sol Invictus? Sir Bahinteng, go ahead. So far, in my study, ang Sol Invictus ay isang sun god ng mga Romans. Yung libro na ginamit mo sa Persia. Kapag babasahin natin ang Persia, if I'm not wrong, Iran sa ngayon. Si Metra ang naroon sa God. Yes, so, ang pakinggan muna natin, objection, Brother Benteng. Sol Invictus, ay nasa Roma. So ayaw kong maniwala. Ang sagot ko, ayaw kong maniwala. Ayaw ko. Hindi na ako mag-object. Ayaw ko maniwala. Ibig mo sabihin, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, gusto mong ipalitaw na pipiliin mo lang ang mga aklat na pwedeng gamitin. Hindi naman ang ibig sabihin ko sa ganong sinasabi mo. Eh kasi, ang sinasabi ko, yun sa mga record na binasa ko na iba't ibang history, si Sol Invictus ay isang sun god ng mga Romans. Hindi sa Persian. So siguro ka ng libro ng ginamit mo, nagkamali lang yun pagsulat. Marami namang libro nga malaki pero iba ang writing. Katulad ng sinasabi ka kagabi na si Aurelian daw ang nagsiselebrate ng Sol Invictus. Pero mali ang libro na sinasabi ng mga author eh kasi ayon sa Merit Student Encyclopedia, long before the rise of Christianity, nandiyan na ang celebration na Dies Solis Natalis Invicti. So mayroong libro na parang sumusulat na hindi tama. Kaya yung libro mo ayaw ko maniwala eh kasi hindi yun mo kukorrelate sa isyo na si Sol Invictus ay isang Roman sun god. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, aaminin mo ba na hindi mo alam na ang kauna-unahan pala na nagdiwang ng Sol Invictus ay ang Persia batay sa history and then adapted sa Roman Empire? Aaminin mong hindi mo alam yan. May nabasa naman kung parang ganun, pero balikon ko, hindi lang ako maniwala. Okay, sunod na tanong. Hindi ako maniwala. Sunod na tanong. Sabi mo may nabasa ka na parang ganun. Parang ganun na ang Sol Invictus ay sinamba na sa Persia at inadapt ng Roman Empire. Sabi mo may nabasa kang ganun. Pero bago pa lang sinabi mo, hindi totoo ang naturang aklat. Ibig mo ba sabihin, gusto mong ipalitaw ngayon na ikaw na nakabasa ang totoo, ang nakasulat ay mali?
Sinagot ko naman na may maraming mga libro ngayon na sumusulat na hindi na yata totoo. Pero siguro ang mga authors may ano, may internal or ano po, yung may hidden agenda, yun isinulat ang mga bagay na hindi naman totoo. Sabi ko nga, katulad ng example na binigay ko, na may mga libro na si Aurelian Rao ang ano, nag-una na nag-establish ng Sol Invictus Celebration. Pero pag susuriin mo masyado, hindi si Aurelian. Marami nang nauna pa na nagsamba kang Sol Invictus. Kaya nga, ito po ang ground ng ating reason na hindi ako maniniwala kung ano-ano mang mga books na parang walang correlation sa history. Oh, sabi mo, history, medyo nabasa mo. Ngayon, walang correlation na sa history. Palitan ko na lang ang tanong. But, Kinip, no? Ang tanong ko, palitan ko, ito. Dahil nabasa natin kanina at sabi mo, walang kaugnayan yung mga pagano ng mga pantas na sumamba ni Kristo, na sila'y sumamba sa mga paganong Diyos-Diyosan. Walang kaugnayan. Tanong, ibig mo ba sabihin na itong tatlong pantas na mga pagano, hindi Diyos-Diyosan ang kanilang sinamba? Bakit ulit-ulit naman ang tanong? Sinabi ko na nga na yung sinabi mo yung tatlo, yung the three magi, parang tumutukoy ka sa three magi, hindi lang ni mo minensyon. Tapos na sinabi ko nga, walang nagdedebate sa kanilang ginagawa. Kaya nga, di dapat magdedebate sa anumang ginawa nila. Dito tayo sa practices from Sol Invictus, borrowed from or imitated by the Christian. So bakit nagpunta naman ta doon na wala namang nag-debate na ano po, may history na nagde-debate sila yung pagan yun, ayaw yun, yung ano-ano mga nasusulat sa history. Wala naman. Dito tayo. Dito tayo magpo-focus. You're yes. Wasting time to the issue. Brad Kinnett, objection? Brad Wen, go ahead. Oh, objection po, no? Sabi niya, we are wasting time na ginagamit natin. Eh, patungkol ito sa mga pagano. Malinaw yung unang sagot niya, kung sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo, may sumambang mga pagano, ang tanong, nahawaan na ba ng paganismo ang naturang kapanganakan? Sinagot niya niya, simple, nahawaan na. Gamit pa niya ang encyclopedia ngayon. Follow-up kung tanong asa kanya, mga pagano ito. Teka lang, pakinggan muna natin, Brother Bahinteng. Hindi pa siya tapos. Nasa roles natin. Eh, kasi naman di ba po magsasagot sa mga sa mga Bahinteng, clarification ito. No? Mga pagano ito na sumamba sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya, ang tanong ko, dahil ba ang mga paganong ito sumamba mismo sa panahon na ipinanganak ang ating Panginoon Hesus Kristo, ang kapanganakan ay nahawaan na ng paganismo? Yun, tama. Malinaw yung tanong, Brother Bahinteng. Konektado po sa naunang sagot ninyo. Kaya pakisagot po ng kaniyang tanong. Ang sinasabi kong nahawaan, parang hindi mo mauunawaan ang aking sagot. Ang sinasabi kong nahahawaan, yung Sol Invictus, huwag mong isali ang Matthew 2:11. Hindi naman ko nagsabi na sa Matthew 2:11, yung nahawaan sila. Yung nahawaan, yung sinasabi ko, yung nagaya sa Sol Invictus, like December 25, pinasok, birthday ng ating tagapagligtas, apan ang totoo, hindi naman December 25 na ipinanganak ang ating tagapagligtas, yung nag-exchange gift, yun ang ginamit ko na nahawaan. Hindi yung Matthew 2:11. Bakit gamitin mong Matthew 2:11 na hawaan na? Hindi man yun ang ginagamit ko. Palitan ko na lang. Hindi yung nahawaan, Baduin. Palitan ko na lang. Sige, palitan ko na lang. Dahil ayaw niyang sagutin.
Ito ang sunod na tanong. Sabi mo, hindi naman December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ko, kung hindi December 25, anong buwan at araw? Ang sagot ko ayon sa mga encyclopedia, gagamitin ko ang encyclopedia. Binasa ko na kanina na ito'y nabasa ko na no one knows the birth of Jesus Christ. Even historian, even scholars did not know exactly the date of the birth of the Savior. So kung ako yung tanongin, hindi ko pwedeng magsasagot kung anong araw, anong petsa. Kasi yung mga encyclopedia, sabi nila, walang nakaalam exactly sa araw, kahit man sa taon na siya ipinanganak. Okay. So, ito, in addition pa, may yung sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, makikita naman natin na siya ay ipinanganak while ang mga shepherds were on the fields. So, we can consider na hindi na yata to December. Kasi nandyan sila sa field. So, ang ibig kong sabihin na hindi December 25 at hindi ko makapagbigay exactly kung ano ang pizza. Sapagkat sinabi ng mga encyclopedia na ginamit ko, no one knows exactly. Yan yung sagot niya, Badwin. Okay, no one knows exactly. So, haaminin mo ngayon nang sinabi mo na hindi December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, aaminin mo ngayon sa lahat ng mga nakikinig na nangongoreksyon ka na hindi December 25 pero hindi ka makapagbigay ng tamang answer. Hindi ko naman aaminin. Kasi iba naman yung iba naman ikikik. Sapagkat ano, sinasabi ko nga ang mga encyclopedia na nagsasabi na no one knows exactly the date. So, mainly encyclopedia na nagsasabi no one knows, no one knows, no one knows, no one knows. Meaning to say, the contributor of that of those encyclopedia do not believe December 25. If they believe December 25, then they should not write the statement no one knows because they believe December 25. And because they don't believe 25, so they were able to write no one knows. Okay, ulitin ko sa ikalawang bisis, Brad Kenneth, ang aking napakalinaw na tanong. Bago pa lang narinig ng lahat ang pahayag mo, hindi December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At ayon sa iyo, walang sinumang nakakaalam. Kaya ang follow-up kong tanong, aaminin mo ngayon sa harap ng mga nanonood na nangungoreksyon ka sa December 25, ngunit hindi ka makapagbigay ng tamang araw at buwan sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa kagustuhan mo, nangungoreksyon ako. Ito ang qualification ko. Sa pag sabi ko na nangongoreksyon ako, ginamit ko ang yung sinasabi ng mga encyclopedia. Doon ang galing ang rason na aking ibinigay sa iyo na nangongoreksyon ko. Sapagkat bakit sabihin natin December 25 na maraming encyclopedia na nagsasabi, no one knows. So, okay. Sa pagsabi kong nangongoreksyon, ito po'y nanggaling sa anumang ipinahayag ng maraming encyclopedia that no one knows exactly the birth of the Savior. Hindi sa akin talaga nagmula. Kung mabasa ko sa encyclopedia din na nagbigay ng exact na buwan at araw na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanong, alin ang paniwalaan mo? Yung hindi nakakaalam o yung nakakaalam? Sagot. Yes.
dito ko pa sa hindi alam. Sapagkat yung December 25 na babasahin mo, talagang pag susuriin natin, influence lang yun. Ito, babasahin ko ang isang encyclopedia. Wait, yes, a little. Teka lang, Brother Benteng. Teka lang. Babasahin ko ang isang babasahin. Teka lang, Brother Benteng. Yung tanong niya kasi, Brother Benteng, categorical, no? At sinagot ko na. Yes, sinagot ko kanina. So, hindi siya nagutos na magbasa. So, ang tanong niya, dahil sinagot mo na na doon ka sa hindi nakakaalam, ano yung ano mo? Qualification mo? Yun lang. Yun. Ang mabur ko sa hindi nakakaalam, sinabi ng maraming encyclopedia. At wala namang sinabi ng Biblia na ipinanganak siya na sa buwan ng December 25. Hindi naman na sinabi. Hindi naman itinuro ng mga apostol. So, dapat diyan ta maniwala sa hindi na alam na lalaman ng mga tao ang exact date. Niya ito, yung December 25 na sinabi mo, ito ang Universal World Reference Encyclopedia, Volume 4, Article Christmas, page 1279, paragraph 1, 1959 edition, December 25. It is believed that the fixing of the date was influenced by the fact that the Roman festival Brumalia fell on December 25. Influence lang yung December. At ito pa. Okay. Ito pa. Okay. Sinasabi ng Catholic Encyclopedia, Catholic Encyclopedia Volume 3, Article Christmas, page 727, paragraph 1, copyright 98. It says here, the well-known solar feast, however, of Natalis Invicti, celebrated on 25 December, has a strong claim on the responsibility of our December date. The Catholic Encyclopedia admitted that using December date, especially December 25, was that claim on the responsibility of our December date from the Natalis Invicti solar feast. Diyan ang galing. Yes, Brother. Follow up, Brother. Ginamit mo ang Catholic Encyclopedia. Kung mabasa natin sa Catholic Encyclopedia na ang December 25 ay actual birth of our Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ was born on December 25th, a Friday, the 50th day of the new moon. Tanong! Ginamit mo ang Catholic Encyclopedia. Kung mabasa natin sa Catholic Encyclopedia na sa December 25 ang ating Panginoon Jesus Cristo ipinanganak, aaminin mo, nagkamali ka. Hindi ko aaminin na nagkamali ko. Yung nagkamali, alam niyo po, yung mga author, sinasabi sa ibabaw na walang alam, pagkatapos sabi nila December 25, sabi ng iba, hindi December 25, March 28, sabi ng iba, April 19, sabi ng iba, yun si Clement of Alexandria, November 17. So, yung sinasabi ng encyclopedia, paraan lang yun, parang may isasabi sila. Pero okay, ang totoo, influenced by the fact of the solar feast. Sinasabi ng encyclopedia, influenced by the solar feast. Okay. Ito yung sumutulad. Yung influence na yun siya. Mali man ang author, Bradwin. Mali ang author. Oh, mali ang author. Irespeto natin siya na ang author ang nagkamali. Sunod na tanong. Sangayon ka ba, Brad Benteng, na sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 11, ang ating Panginoong Hesus tumanggap ng sirkumsasyon o pagtutuli 8 araw matapos siya ipinanganak? Sa ngayon ko. Oh, very good. Pero yung qualification ko, yung pakinggan mo po qualification ko, sa ngayon ko, pag kukumputin mo para lang matarget mo ang December 25, yon hindi totoo. Itatarget mo sa December 25. Kapag totoo yung sinasabi ni Clement of Alexandria na binasa ko kanina, sabi niya, sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, December 17. So we can count 8 days toward to November 17. So it depends upon the situation. Yung nagsasabi na December 25, madali lang yun. Okay. Days sunod, to count,
You have to count prior days to December 25, you can get 8 days. It's okay. Very easy. So tanggap ko yung 8 araw, pero hindi ko tanggap yung magkukompute na tatargetin ang December 25. Okay. Sapagkat sinasabi ko na ang December 25, influenced by the fact of the solar feast of the Natalis Solis Invictus celebration of Roman celebration or pagan celebration. Okay, follow up, Brother. Nabasa mo ba, Brad Bainting, ang New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Language sa pahina 179 na January 1, the celebration and commemorating of the circumcision of Jesus Christ? Ito ba ang sagot ko? Kung hindi naman siguro lexicon yung nabasa ko, pero maraming books okay. Na nabasa ko. Pero dito sa binanggit ko na ito po, sa Catholic Encyclopedia, volume, yun na lang sa Encyclopedia Britannica, sinasabi dito na ang kaarawan, kapanganakan ng ating tagapagligtas, May 20, May April 19, May April 20, and Clement of Alexandria, November 17. So, dito, nagkakaiba ang kanilang pizza. Kaya nga, no one knows. Exactly. Sunod na tanong, bago ako magpaluap sa no one knows mo, sunod na tanong, dahil nabasa mo ang mga referensya na January 1, commemorating the circumcision of Christ. Nabasa mo, sabi mo, tinuli si Jesus. Ipinagdiwang January 1. Tanong, kung January 1 tinuli si Jesus at sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 11, walong araw matapos si Jesus, silang ay siya'y tinuli. Mula sa January 1, pabalik sa buwan ng December, anong pizza ng December ang ikawalong araw? Sagot, kapag sasang-ayon ako sa pagka-being influenced by the fact of the solar feast na talagang maging December 25, yun, re-resulta yun sa ibig mong sabihin. I-re-resulta okay. Yun. Pero hindi naman ako talagang sasang-ayon sapagkat alam ko na ang pitsang December 25 hindi itinuro ng New Testament. Kahit kailan, hindi itinuro. At maraming encyclopedia that no one knows. Bakit magka-count-count ka, targetin mo ang December 25? Mali yun. Okay. So, no, natanong, dahil no one knows. So, panindigan mo talaga na walang sino mang nakaalam sa araw at buwan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sagot, panindigan ko, pero kapag tanungin yung si Maria, yung si Miriam, alam niya, pero hindi man nasulat. Okay. Alam niya, pero hindi nasulat. Okay. Kaya nga, hindi ito na isinulat yung pagkalipas ng isang siglo, dalawang siglo, hindi na yung binasa ko, yung si Clement of Alexandria, 200 AD. Pero sabi niya, November 17 ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. So, okay. yung parents ng ating tagapagligtas, ng Savior, Yeshua, alam nila, pero hindi na isulat. Kaya nga, sa ngayon, ang sabi ng mga books, walang sinuman na nakaalam. No one knows exactly. Yan, Madwen. Ano? No one knows. Oh. Sabi mo, na no one knows exactly. Pero bago pa lang sabi mo, alam talaga yan ni Santa Maria. Ibig mo ba sabihin na yung sinabi mong no one knows, meron pa lang nakaalam? Yan, Benteng, sagot. Sinagot ko naman. In-explain ko na kanina. Hindi sino ka nakikinig. Sinabi ko, alam ni Maria ang araw na kapanganakan, pero hindi lang naisulat.
Kaya nga, walang mababasihan ang lahat ng mga authors, huling siglo. Hindi na nila alam. Walang naisulat. Kahit ang Matthew to Revelation, dapat makimababasa natin kung talagang kinakailangan ang pizza sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Ito po ay tinuturo ng ating mga apostles. Pero hindi naman. Alam nila, especially yung parents, pero hindi na isusulat. Kaya nga, paglipas ng isang siglo, ilang dekada o siglo, yung mga historian, hindi na nila alam sapagkat wala isinulat na sa New Testament na pinaka-nearest information supposed to be, hindi na isulat sa New Testament. Sunod at follow-up na tanong. Dahil sa no one knows mo, si Santa Maria alam niya. Sang-ayon ba, ka ba na si Santa Maria na alam niya ang araw, buwan ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Si Santa Maria na may kaalaman, siya ay nasa tunay na iglesia. Brother Benteng? So anong tanong? Oh. Yun, tanong ngayon, Brother Benteng. Na alam niyo ba, sinabi mo kanina na alam ng kanyang parents, alam mo ba na yung parents niya ay kabilang sa tunay na iglesia? Go ahead po. Siyempre naman, kabilang alam ni Maria, pero sa hindi pa ano, bago pa sinasabi ko, kung talagang nakikinig ka, yung si Maria, walang naisusulat na book sa New Testament. Merong kasamahan niyang mga apostol, yung 12 apostol. Eh kasi ayon sa history, kung talagang totoo ba yun, na si Maria ay ipinanganak 20 BC at namatay 40 AD. So, bago isinulat ang New Testament, namatay si Maria. Okay. Nasulat ang New Testament 45 to 95 AD. So, pero bago nasulat ang New Testament, kasama naman ni Maria ang mga apostol. Ang mga apostol, merong mga raming mga isinulat, pero hindi isinulat ang pitsang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Kaya nga, no one knows. Sa huling siglo, no one knows. Kabilang umana, pero Bedwin, sa kanila, alam, hindi lang isinulat. Okay. Go ahead, Bedwin. Follow up na tanong. Dahil sabi mo, wala talagang nakakaalam. Tanong, follow up. Sang-ayon ka ba, kapatid na Benteng, na matukoy lang natin ang tamang gulang ng tao kung malaman at alam ang tamang araw, buwan at taon ng kanyang kapanganakan? Video putol-putol ang connection. Pakiulit. Okay. Pakiulit na rin. Putol-putol. So, ulitin ko na hindi putol. Dahil sa mo, wala talagang nakaalam kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo at anong buwan. Ang follow-up kong tanong, sang-ayon ka ba na matukoy lang natin ang tamang gulang ng tao kung alam ang tamang araw, buwan at taon ng kanyang kapanganakan? Bakit? Bale ba hinteng? Klaro na? Parang dilin ako na kuha ang tanong eh. Mayroong... Ulitin ko. Sa pangatlong pagkakataon, Bedwin. Pangatlong pagkakataon. Sabi mo, wala talagang nakaalam kung kailan at anong buwan ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo. No one knows. Ang ano pong tanong, sang-ayon ka ba na matukoy lang natin ang tamang gulang ng tao kung alam natin ang tamang araw, buwan at taon ng kanyang kapanganakan? Okay. Sagot. Sang-ayon ko kung alam. Okay. Pero paano mo malalaman na yung mga taong may kaalaman tulad ni Maria, siguradong alam niya kung ano ang pizza, ano ang buwan, ano ang taon, pero wala namang isinulat? At saka ang mga apostol, posibleng alam siguro nila, pero wala namang isinulat. Okay. Paano natin malalaman? So kaya nga, sinabi ko na, ulit-ulitin ko lang pagsabi, na paglipas ng ilang siglo, yung mga writers, like what I said, Clement of Alexandria, isa yun,
nagsasabi na November 17. So paano natin normal reconcile yung December 25 mo na si Clement of Alexandria? Alam mo ba si Clement of Alexandria? Meron pa kung ano, isa si Origen. Balbenteng. Yes, Balbenteng. Klaro na yung sagot mo at huwag ka lang magtanong sa kanya. Parang nagtanong ka na kanina. So, yun, Bradwen. Ang sagot niya, Bradwen, sangayon siya sa tanong mo na alam lamang ang edad kung alam kung kailan ipinanganak. Yung follow-up mo, Bradwen. Okay, follow-up po. Sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 42, si Jesus ay 12 taon. Samantalang sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 23, si Jesus ay 30 taon. Tanong, sang-ayon ka dahil natukoy ang tamang gulang ng ating Panginoon sa Kristo, ay meron ding matukoy na tamang buwan, araw at taon ng kanyang kapanganakan. Hindi ako sang-ayon sapagkat ang naisusulat sa New Testament yung edad niya na nagsimula siya na nagpe-preach. So pag ang kapanganakan na pitsa ng ating tatalakayin, hindi naisusulat. Kaya nga sabi ng mga scholar, sabi ng mga encyclopedia, no one knows. Paano natin? Hindi naman siguro. Parang ano, no? Marami namang encyclopedia nga kahit mga theologians, mga historian, mga scholars, no one knows exactly according to the different encyclopedia. So, Balbenteng, teka lang Balbenteng, Balbenteng, sinagot mo kasi kanina na matukoy lamang ang edad pag alam yung pizza. May sinitas na edad at versikulo si Brother Wendell. Kaya ang follow-up niya tanong sa iyo, malinaw yung follow-up niya tanong, sangayon ka ba na may exact date sa kapanganakan kasi merong edad? Kasi sinabi mo kanina, yung unang sagot mo na matukoy lamang ang edad pag may exact date. Yun, pakisagot lang, direct, pero point lang. Yeah, sangayon ko na may exact date, hindi lamang nalalaman. Ang nalalaman natin yung nag-edad na siya ng 30 years, eh kasi nasusulat yun sa Biblia. Yun ang sang-ayon ko. Pero kapag mga ngatuweran ka na nasa kapanganakan ng pitsa ng ating tagapagligtas, ay yun. Ang sabi ko na marami ng encyclopedia na influenced by the fact of the solar feast claimed by the Catholic encyclopedia nang galing yung pitsa sa ayon sa Catholic Church originally nang galing sa solar phase influence. So paano mo ihahayag na December 25 na sinabi naman ang December 25 birthday na yun ni Sol. Christianized lang yun. Yung pinalabas lang yun na kapanganakan ng ating tagapagligtas. Pero hindi naman. Eh kasi pagan by origin. Hindi naman alam ang tukma, ang exact date. Yes, Bradwen. Yung follow-up niya. Follow-up mo, Bradwen. Paalala natin ni Brother Bahinteng na ang tanong ni Brother Wendell sa Biblia, hindi sa encyclopedia. Mm. Ay, dapat. Sige, go ahead, Bradwen. Okay, batay na lang sa nasulat ang mga sa Biblia, sabi niya. Sige. Batay sa nasulat sa Biblia, ito'y kaugnayan sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo ba sa Biblia na si Elizabeth ay nabuntis kay Juan nang pinakitaan ito ng anghel si Zacarias sa templo ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10 at ang pagdiriwang ng mga Hudiyo ito, na ito ay tinatawag na Day of Atonement. Alam mo ba yon? Yes, nandiyan naman sa Bible. Okay, very good. Sunod na tanong. Alam mo ba na ang Day of Atonement kung saan si Zacarias ay pinakitaan ng anghel at si Elizabeth ay nabuntis kay Juan, ang Day of Atonement ayon sa The New Compact Dictionary by Alton Bryan, page 128, ay maganap sa buwan ng Tisre, Pitsa 10. Balbenteng, go ahead.
Okay. Sang-ayon ko na history or itanim ten ang Day of Atonement, tinatawag sa Hebrew na Yom Kippur. Pero hindi naman nasusulat na ang ginawa ni Zacharias ay yun ay panahon ng Yom Kippur. Hindi na isusulat. Kaya nga... Kung mabasa ko, Benteng, sa ensiklopedyang dala mo na pumasok si Zacharias sa templo sa panahon ng Day of Atonement, sang-ayon kang nagkamali ka. Hindi ko sang-ayon kaya hindi mababasa sa Biblia. Sa Biblia, yung klaro, yun nasa Biblia. Sa Biblia? Yun, ang sabi ng Biblia, kapag ang high priest ay pumasok sa most holy place, sumagdala siya ng dugo ng karnero at saka dugo ng kanding. Pero ang dinala ni ano ni Zacharias, yung sa insenso, hindi naman sa Day of Atonement in the Bible, dugo ng karnero at sa kanding ayon sa Levitico chapter 16. So, yung dinala niya ay hindi naman dugo ng karnero at sa kanding. Paano natin sabihin na yun ay Day of Atonement? Pangalawa, yung Day of Atonement, walang ripa kung sino ang offer ng incense. Walang ripa. Ika si high priest. Ito yun. Pag high priest ka, walang ripa. Pero doon sa Lucas Capitulus ay nagri-ripa. Hindi okay. Yung Day of Atonement. Follow-up na tanong. No? Kanina, sinagot mo, napakalinaw, maraming nakakinig. Nang pumasok si Zacharias sa templo, pinakitaan ng anghel, yun ay Day of Atonement. Sinagot mo na yan. Kanina. Wala, hindi ko nagsagot na Day of Atonement. Teka lang. Yun Day of Atonement. Teka lang, Brother Benteng, nasagot mo kanina sa naunang tanong niya. Nasagot mo kanina kasi ang sagot mo napaka-short. Totoo 'yun kasi nasa Biblia. Yun yung sagot mo kanina. Merong kamalian. Ang sinagot ko na totoong history ten Yom Kippur. Alam ko 'yun. 'Yun na sa 'yun sa Leviticus chapter 23, may pizza naman. Pero yung nasa Lucas, ang ibig kong sabihin na hindi yung Yom Kippur. Ang Yom Kippur, totoong September 10 or itanem 10, corresponding to the from the new moon of September, the 10th day is called Yom Kippur in Hebrew calendar, Feast of the Hebrew Day of Atonement. Pero yung nasa Lucas, hindi naman Day of Atonement or Yom Kippur. Salamat sa clarification, Brother Benteng. So yun, Baduin, binawi niya ang naunang sagot. Hindi binawi. Ilarepay ko na mali ang siguro hindi niyo na unawaan ang sinasabi ko. Sinabi mo, sundan kita. Sinabi mo dahil nagrerepa. Kung mabasa ko sa Biblia na sa Day of Atonement merong pagpipili o pagrerepa. Sang-ayon ka bang nagkamali ka? Sang-ayon ko na, mayroong nagripa. Doon sa Lucas, nagripa naman. Pero, kapag ang high priest ay magsusunog ng incense, according to Leviticus, it is just for the high priest. No ripa happen in Leviticus chapter 16. Oh, sige, sa Leviticus and, pangalawa, chapter 16. Additional answer. Let me finish. See, itutuloy ko pa yung banay ni Abias, ikawalo. Pag kukumputin natin yun sa Hebrew calendar, may Hebrew calendar ko dito, dalak ko. Pwedeng babasahin ko sa Hebrew Bible, isa't isa sa Hebrew calendar. Dito, meron ko. Sige, compute natin kung talaga bang tutugma ang December. Sige, tanong. Sunod na tanong. Sunod na tanong. No? So, kanina, i-follow up ko lang, kanina, inaamin mo na ang pagpasok ni Zacharias sa templo ay Day of Atonement at inaamin mo pa na yun ay Tishrei 10. Pero, binago mo ba? Tanong, sang-ayon ka ba na ang Tishrei 10 sa ating Gregorian calendar ay September 25?
Bago ka magpatuloy sa tanong, wag mong ibahin ang sinasabi ko. Hindi naman ito binago. Hindi lang yun unawan ang tanong ko. Sang-ayon ko na ang Yom Kippur o Day of Atonement, kailangan yung maunawan ang sagot ko. Parang nag-iba naman ang iyong premise. Ginawa Teka lang, Brother Bainting, ha? Teka lang, Brother Bainting. Nasa roles po natin, sa roles number 9, honesty is the best policy. Di ba na narinig natin yan kanina? Maging ako, Brother Bainting, narinig ko yung sagot mo na inamin mo talaga. Napaka-short ng sagot mo kanina. At yung tanong ni Brother Wendell, Day of Atonement ba yun, Tishritin? Sinagot mo kanina. So, still tayo sa roles. Let me say something to clear my answer. Siguro hindi nyo na nauunawaan. Ang sinagot ko, sang-ayon ko, na ang Yom Kippur of Day, or Day of Atonement, it suggests ng Tishri. Sang-ayon ko, pero yung ginamit mo ang Lucas na parang ibig mong ipahiwatig na yun ay yung paper, yun ang hindi ko sang-ayon. Okay. Yung follow-up niya, Brad Bainting, ano yung follow-up mo, Brad Wen, sa test written? Follow-up na tanong, sang-ayon ka ba na ang test written sa Jewish calendar, sa Gregorian calendar, ay September 25? Depende. Depende. Ang lunar calendar, hindi naman lahat, for example. I am asking about Gregorian calendar. No. Taon-taon mag-iba-iba ang equivalent sa Tishri or Itanim 10. Taon-taon, iba't ibang petsa sa equivalent sa Gregorian. Siguro hindi mo alam na taon-taon mag-iba't iba kasi lunar ang kalendar ng Hebrew. Sa ngayon is lunisolar. Ang Hebrew calendar. Hindi siguro mo alam na taon-taon mag-iba't iba ang pizza. Bakit targetin mo ang 25 na taon-taon mag-iba't iba naman ang pizza? Saan mabasa na encyclopedia na taon-taon iba't ibang pizza? Hindi na kailangan mabasahin. Tingnan natin sa kalendaryo. Compute natin. Hindi na kailangan. Practical. Yes, Brad Wen. Pakinggan natin yung objection ni Brad Wendell. Napakinggan muna natin. Inanap po yung batayan. Wait sandali. Parang mayroong ano. Yes. May kalituhan. Pwede. Yes, Brother Bainting. Teka lang. Pakinggan natin ang objection niya, Brother Bainting. Nasa roles natin, bawal ang ano, magsasabay sa pagsasalita. Hindi pa tapos si Brother Wen. Pakinggan mo natin. Brother Wen? Sige. Palitan ko na lang ang tanong. Okay. Wait. Okay. Ito ang tanong. Nagre-research ka gamit ang Catholic Encyclopedia. Tanong, nabasa mo ba, kapatid na Bainting, ang Catholic Encyclopedia na na-research mo, volume 3, page 725, na si Zacharias, who as a high priest, entered the temple on the Day of Atonement. Nabasa mo ba yon sa na-research mo Catholic Encyclopedia? Nabasa ko pero hindi ako naniniwala sapagkat sa research ko ay contribution yun sa author yun sa nag-contribute sa Catholic Encyclopedia. Pero hindi ko naniniwala kay marami pong referensya na iba sa sinasabi sa Catholic Encyclopedia. Katulad ng sinasabi ko, yung si Clement of Alexandria, November 17, 280 pa yun siya. Pero objection, ang objection. No, hindi yung Musaril yung December 25. Kaya yes, nga, Bradwen, ano yung objection, Bradwen? Hindi ko tinanong yung kay Clement. Mm-hmm. Ang tanong ko, nabasa ba niya? Nabasa, sabi niya, nabasa niya. Okay, nabasa, Bradwen. Follow up, Bradwen. Nabasa niya. Pero hindi siya maniwala. Okay. Follow up question. Dahil sa nabasa mo na ayaw mong paniwalaan na Zachary was a high priest, entered the temple on the Day of Atonement, received therefore the announcement of John's conception, tanong, kung hindi Day of Atonement, pumasok si Zacharias sa templo, anong kapistahan ng mga Hudiyo siya pumasok?
sagot, hindi ito isang kapistahan ng mga Hudyo. Eh kasi si Zacarias ay sa grupo ni Abias. Pangwalo yun siya. Pangwalo. If you are going to divide in Second Chronicles, First Chronicles chapter 24 verse 10, number 8 priest si Zacarias. Counting what he did, so this three, if you count from the first month of the Hebrew calendar, Abib, then the Tishri calendar is the seventh month of the year. Now, if we are going to count that Tishri, we can say that it cannot be pointing into December, counting from number 8. So, in other words, in the month of Tishri happened, but in the third week, in the third week. So that is not the feast. Third week, okay. Because number 8 siya. Number 8 siya sa grupo ni Abias. Number 8 siya. So the first, the number 7, first week and the second week of the month of Tishri. And then Zacarias from the group of Abia is number 8. So third week siya, not the feast of Yom Kippur. Because Yom Kippur have already passed at the time. Follow up na tanong. Ulitin ko, no? Napakalinaw ang tanong ko. Saan na-research mo sa Catholic Encyclopedia Volume 3, page 725, si Zacarias bilang mataas na pare, siya'y sumunod, pumasok sa templo sa Day of Atonement? Ayon sa inyo, hindi yon Day of Atonement. Kaya, ang tanong ko, kung hindi Day of Atonement, anong selebrasyon at buwan si Zacarias pumasok sa templo nang siya pinakitaan ng anghel? Sinagot ko na, hindi siguro ka nakinig. Sinagot ko na. Sabi ko, siya ang pangwalo sa grupo ni Abias. Objection. Let me finish. Pakinggan muna natin ang objection, Brother Benteng, para maging tuloy-tuloy yung daloy ng sagot po ninyo, para meron pong guide yung sagot ninyo. May objection si Brother Benteng. Bago tayo magtapos, mamaya pahayag ako for clarification, no, sa kanyang okay. Mga pahayag. Ang objection ko, Brad Kinnin. Konti lang. Okay lang, ha? Pakinggan muna natin, Brad Binding. Pakinggan muna natin yung objection niya. Nauna siya nag-object. Sunod nito, ikaw na. Konti lang. 10 minutes to 10. Sabi ko na dyan to kaganina, huwag natin ma-over ang atong oras kasi okay. 10 minutes to 10. Dapat kung gusto ka, itutuloy natin bukas. Pero pag katulad gabi na, malapit ng 11 o'clock. So, pwede tutuloy natin. Kahit alas 12, pero sabi ko kay Jando, taman sa alas 10. Kaya nga 10 minutes, siguro, kung may itatanong ka pa, Brad Wendell, i-reserve lang yon. Siguro kung pwede ka sa bukas, pwede. Basta kay hindi ta maglapas ng 10 o'clock. Salamat sa paalala, Brother Bahinteng. Salamat sa paalala. Kasi mainit yung talakayan. Hindi natin napansin yung oras. Na lumalalim na pala yung gabi. Opo, pasensya, Brother Bahinteng, ha? So, Brother Wen, ano yung clarification, objection po ninyo, Brother Wen? Matapos ang clarification at objection, lilinawin ko na lang, no? Okay. As rebuttal. Una, yung tanong ko kasi, kung hindi Day of Atonement, ano itong araw, buwan na siya pumasok sa templo na pinakitaan ng anghel? Eh, ang sagot niya, ikawalo umano sa saling lahi. Hindi yun ang tanong ko. No? Dahil, nang reaction siya na hindi Day of Atonement, eh dapat, magbigay siya ng tamang answer. Tulad ng hindi December 25, edi, ibig sabihin, mayroong tamang araw at buwan kung kailan ipinanganak.
So, ito na lang ang maliit na rebuttal. Okay, Brother, go ahead. Batay sa ating napakinggan ni kapatid na Ismael Bainting, no? Iniugnay niya ang December 25 sa Sol Invictus at December 25 ng Christmas. Kaya nga, follow up natin kanina, paano niya masasabi na ang Christmas ay pagan celebration na ang ating ipinagdiwang ang ating Panginoong Hesukristo? Tanong, pagano ba ang ating Panginoong Hesukristo? Ikalawa, ang ipinagdiwang ng mga pagano ay Diyos-Diyosan. Tanong, ang ating Panginoong Hesukristo ba ay Diyos-Diyosan? Kung ang sasabihin niya, hindi, merong gift-giving. Oh, merong pag-aalay. Kaya nga, ginagamit natin ang San Mateo Kapitulo 2, versikulo 11, yung mga pagano nagbigay ng handog, sumasamba pa. Ibig ba sabihin, mula noon, mga kapatid, nahawa na ang celebration ng kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo? Hindi. Yun lang ang pahiwatig. Yun lang ang pahiwatig na ang kaligtasan ay kalakip na yung mga pagano. At dahil kalakip ang mga pagano, kahit papagano na sila, nang sila'y mabinyagan, hindi ibig sabihin nang yumakap na ang lahat ng mga pagano sa simbahan, ang simbahan ay nahawa sa pagkapagano. Dahil Galacia Kapitulo 3, versikulo 27 sa The Living Bible, wala ng pagano, wala ng Hudiyo, tayo ay mga Kristiyano. Kung hindi nahawa ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo nang yumakap ang mga pagano, sa mga practices pa kaya? Kaya nalinaw ang sinabi niya, isinakristyano. Di malinaw, isinakristyano, hindi ginawang pagano. At iyon ang katibayan, mga kapatid, na ang Kristyanismo ay nanalo sa paganismo. Sandali muna. Tingnan muna natin si Brother Wendell. Rebuttal na to. Pagkatapos ito, ikaw, Brother Bainting. Pagkatapos ito. Ito. Magre-rebuttal pa ko. Sige lang. Sige lang. Pwede kang siguro ako magpuna na mamaya, mag-exit. Maliit lang itong rebuttal ni Brother Wendell. Saglit lang, Brother Wendell. Konting oras na natin, Brother Wendell. Go ahead, Brother Wendell. Okay. So, ito na lang. Maliit na rebuttal. Tinuligsa nila ang December 25 na sa pagano umano at hindi sila nagdiwang, pero ang irony, karamihan nito nakiparte, Christmas party, Christmas gift, exchange gift, yung iba pa ay tumanggap ng Christmas bonus. Yun lang. Yan, salamat sa rebuttal, no? Kasi yung oras natin kapos na. Maliit lang yung oras na minutos binigay natin ni Brother Wendell. So bigay naman natin kay Brother Bainting, bigyan natin ng 5 minutes si Brother Bainting kasi meron pa tayong mga kasamahan din na magsasalita. Brother Bainting, baka may mensahe po kayo. Meron. Sa aking pag-uunawa, mali ang pag-uunawa ni Wendell na sabi niya, hindi naman pagano si Kristo. Ang sabi ko na pagan celebration, hindi ang ibig sabihin yung object, yung custom, yung date. Hindi naman ang object ang sinasabi kung yung pagano. Mali ba? Mali ang nasa isip niya. Eh kasi ang pagano, yung way of celebration na the date and the custom, yung pagan, adapted by the Christian, yun ang pagan celebration. Not the object. Pangalawa, yung sinasabi niya na tanong kaganiha, so parang sasagutin ko lang na nagtanong siya ng anong araw, anong buwan. Hindi niya alam na si Abias ay pangwalo. Yun sa grupo ni Abias, si Zacarias. When we talk pangwalo, there are 24 group on that priest on that in First Chronicles chapter 24 verse 10. If you are going to compute that, Abias or Zacarias assigned into
third to fourth week of the month of Tishri. I'll repeat. Third week to fourth week was his part. He will practice daily to offer an incense or whatever. So Yom Kippur is Tishri 10, second week ang Tishri 10. So sa panahon ni Zacharias, third week, the same month, sabi ko lang kanina, the same month, September, pero third week. Third week. Yun. Pag computon mo, sige, computon natin mamaya or next or Monday siguro. Monday siguro. Computon natin sa Hebrew calendar. Meron akong Hebrew calendar. Meron kaming computation. Tingnan natin kung ito ba'y papuntang December 25. Sige. So, ito po ang magandang usapan natin. Magbigay alam sa lahat ng nakikinig. Ako po'y pasensya na sometimes nagbiglang tinig ko. Pero talagang gusto ko naman na maipaabot sa mga tao ano ang na-research ko, how many years, nagko-compile ako ng mga books ngayon. At pwedeng yung sabi nila, maghingi sila ng kopya ng aking reference clip. Pwede, you can come Jando to my house and ask the photocopy. You can come to, I'll give you the copies. Or you have to bring it into the photocopier. I'll give you the chance. In my reference, there are more than 10 kinds of references encyclopedia here. So, salamat. At wala lang iba na ang nakikita ko, hindi Wendell ang mga sagot ko, hindi niya nauunawaan maigi. Kaya nga, pagtanong niya, parang ulit-ulit, niya, mali ang premise na binigay ni Wendell sa akin. Maraming salamat at magandang gabi. Yan. Salamat sa pagpasok. Walang sawang pagpasok nating Talakayan Night, si Brother Bahinting. Brother Ismael, salamat Brother Ismael. Kahit busy po kayo, ay nakapasok po kayo. Sa punto naman ito, mga kapatid, ay bigyan natin ng pagkakataon makapagsalita si Brother Romel Trembivelia regarding po sa may kaunti po siyang ibibigay sa atin. Bigyan natin ng kaunting oras si Brother Romel. Go ahead po, Brother Romel. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa ating bisita. Lalo na po sa mga kasamahan po natin sa punto por punto. So na napaka galing ng mga nagsasalita, ano po? At ang akin lang pong maiambag sa gabing ito diyan sa Pilipinas ay napakahalagang matutunan po natin ang mga pangyayari nakaraan at hanggang sa ngayon. So napakahalaga kanina ang paliwanag ng bawat isa, ang hindi lang magkatugma minsan yung mga panahon at batayan sa Biblia na ang pag-interpretar ay napakahalaga. Ano po? So kanina ay nabanggit ni Bro Wendell ang Brit Mila. Ano? Hindi ko lang naalala kung anong pagpapaliwanag ni Bro Wendell, dahil pag inatras mo talaga ay 8 araw po yun. Ano? Ngunit ang ating kapatid na si Bro Ismael ay ayaw maniwala. Di, yun ang isang mga bagay na dapat natin palaliman ng mga buhay ng ating mga kapatid dito ng mga Hudyo. Dahil nasabi kanina ng ating kapatid Ismael, ano, na walang computation, ano, pero kung batayan natin ang Biblia ay may computation din. Dahil sa nung annunciation ng ating mahal na ina, binabanggit kung ilang buwan na si San Juan sa sinapupunan ni San Elizabeth, Santa Elizabeth, ano po.
So, eh, napakahalaga itong mga bagay na dapat nating matutunan. At kanina ay nabanggit na high priest. So, kung titingnan natin, nagko-compute din si Brother Ismael, ano po, sa mga batayan niyang nasusulat sa ating banal na aklat din. Pero tandaan po natin na kung nakabatay siya sa bawat lipi, ay hindi may iwasan na may absent o ang pakiramdam ng isang pare din po ay pwedeng ang susunod na pare ay pwedeng ibigay ang katungkulan. So ito po ang inano ko sa realidad ng mga sitwasyon. Dahil wala naman tayo makita rito ng templo, ang makikita natin ay pader lang. So yun nga po na nagbabatay tayo sa history dahil may mga mula pa noon na mga tao na naipasa-pasa ang mga pangyayari. Ngunit sa panahon natin ngayon, yun nga ang problema dahil sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na ayaw tumanggap ng totoong history. So yun po na dapat na mapalalim pa natin ang ating pagsusuri sa bawat isa, lalo na ating pananampalataya. So kung may mga bagay pa tayong palaliman, baka sa sunod na pagkakataon ay dahan-dahan po natin itong himay-himayin batay sa mga hinahawakan ng bawat isa at lalo na sa tinatawag nating batayan na mga bagay na tugma sa realidad na hanggang ngayon ay ating makikita. So, sa mga kalendaryo... Brother Mel, saan ka ba ngayon, Brother Mel? From Jerusalem, Israel. Jerusalem, oo. Oh. Meron bang celebration dyan sa ano? Christmas? Ito, kanuka nila sa ano sa 28th magsimula. Kasi minsan, tugma yan sa ating Christmas. So ngayon, medyo umatras sila. So yun nga po, ano, nakakatawa nung nakaraang gabi dahil ini-insist ni Bro Wendell yung kanuka ayaw tanggapin ng kapatid natin. Eh totoo naman yun. Ginagawa na yan ng mga Hudyo 200 years before Christ. So hindi mo yan pwedeng iwaksi dahil magkatugma talaga ang itong mga holiday na ito. At ang tanong kanina, kung hindi Yom Kippur, ang tanong ni Bro Wendell, kung hindi Yom Kippur, anong holiday? So hindi niya naman alam kung anong holiday rito sa Hudyo sa mga panahon na yon hanggang ngayon. So kailangan na himay-himayin natin ito para malaman natin kung anong kultura nila rito. Itugma natin sa pinag-usapan sa bawat araw na gusto nating mag-usap. Ano? So baka may mga katanungan pa dyan ay sisikapin po natin na maisasagot. Back to you, Bro Kines. God bless us all. Shalom from Jerusalem, Israel. Yes. Salamat po. Pasensya po, Brother Romel, kasi kapusta po tayo sa oras. At may mensahe po kanina si Brother Ismael Bahinting sa ating kapatid na si Brother Wendell. Baka meron na yung mensahe si Brother Wendell. Kasi hindi siya nakapagbigay ng mensahe kay Brother Ismael. Brother Wen, yung mensahe mo sa ating kapatid na bisita. Okay, maraming salamat din kay Brother Ismael, ang talakayan namin dito mga kapatid. Sana ito'y magiging gabay sa paghanap ng katotohanan kung batay sa kanyang mga sagot ay tama ba at tunay, batay mismo sa kanyang sagot na ang ating Disyembre 25 ay nahawa at galing sa Sol Invictus, Unconquered God, Unconquered Son, at
batay sa kanyang pahayag, kung ito'y kinopya ng mga Kristiyano, bakit hindi niya matukoy na may mga Kristiyanong sumamba ng Sol Invictus? Kaya, napakalinaw, kung inaamin niya na may mga pagano sa panahon ng ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo at hindi nakontaminado ang naturang pagdiriwang dahil ang object of worship ay ang Panginoon, kahit pa ang mga selebrasyon nila na pagano noon, kung ito'y e-correct tulad sa mabasa sa Gawa Kapitulo 17, versikulo 18, na yung Diyos na hindi niyo nakita, yun ang aking ipakilala sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po, Brother Duen, at sa ating kapatid, si Brother Ismael Bahinting, no? Kasama po natin kanina si Brother Jando, pero hindi ko lang alam kung nakabalik ba si Brother Jando. At ang taong bayan na lang, ang mga nanonood na lang po ang mag-judge sa naturang talakayan ng ating kapatid, no? Marami po tayong nakuha ng mga aral mula sa kanila. Kasama po natin sa pwersa ng punto por punto, ang buong punto por punto team. Sino ba magbigay ng huling mensahe dito? Bigay natin kay Brother Romel Palma. Brother Romel, yung huling mensahe. At pagkatapos ito, prayer na po tayo. Okay po. Pasensya na po, hindi ko muna makapag-show ng video. Pero maraming salamat po mga kapatid, no? Dahil tayo po ay talagang natuto po tayo at nabuksan yung ating mga isipan at nakita po natin yung buong katotohanan sapagkat sabi po ng banal na Biblia, tayo po ay nagbabasa, no? sa Juan 8:31-32 mga kapatid. Napakaklaro po yung sinasabi dyan na ang katotohanan ay yung magpapalaya po sa atin. Kaya mga kapatid, no, nawa ay naging malaya tayo sa katotohanan. At in behalf po ng mga kasamahan po natin dito, no, kami po ay papasalamat. Pedro Mel, baka may problema yung audio ninyo? Op. Or sa akin okay yung problema? Ayan, okay yan. Na. Yan, maraming salamat po in behalf po ng team Punto por Punto. At sa lahat po na makasamahan natin dito, maging yung ating kapatid na si Pastor Ismael, no? Maraming salamat po. At sa napakagaling at napaka-humble nating kasamahan dito, no? Nagharap sa kanya si Brother Wendell. At dumagdag din ng dagdag kaalaman from Jerusalem, Israel, na kung saan tunay at patunay talaga ito, na yung ating simbahan ay nagtuturo talaga ng buong katotohanan at wala pong iniiwan na kasinungalingan, kundi buong katotohanan ang itinuturo at tinatanggap po ng ating iglesia. So maraming salamat mga kapatid sa lahat po ng mga nagsusuporta po sa programang ito, sa mga nagpapadala po ng kanilang mga tulong, sa financial po, sa prayer, sa pag-share po ng ating channel. No? Patuloy po kayo mga kapatid na gabayan at pagpalain po ng ating Panginoon at nawa ay patuloy po tayo magsubaybay at magtangkilik po sa ating programa. May God bless us all. Back to you po, Brother Kenneth. Ayan, kasama natin na sila si Brother Tata Rosal. Andyan lang po sa tabi si Brother Gabriel D. Guzman, Brother Christian Yuan, Kabornok sa comment section, si Brother Dance. Good evening ni Brother Dance. Brother Darwin at sa lahat ng ating mga kaparian, hanggang sa muli po.